Welcome back to PTV Sports Weekend. Kevin Kiambao is arguably one of the most highly touted rookies this coming UAAP Season 85. But before playing for the De La Salle University Green Archers, Kiambao has already played for Gilas Pilipinas. Let's get to know more about that surprise rookie. Standing at 6'8", Kevin Kiambao has been the man amongst boys. Having been able to hold his own in Gilas Pilipinas campaigns, it is interesting to see Kiambao don the green and white this UAAP Season 85. But the road to La Salle was not easy, as Kiambao, fondly called KQ by his teammates, had to head on a separate path with his NU Bullpups teammates Carl Tamayo, Jerry Abadiano, Terence Fortea, and Coach Goldwyn Monteverde. Yung parang paghiwalay naman namin, kumbaga parang ano naman, good terms naman. And naisip ko na ibang pat yung daanan ko. And di naman sa makasarili, pero inisip ko din sa sarili ko kung ano bang ano, kumbaga anong mas best sa akin, na mas best pat. And ito nga yung Lasal nga na kumbaga nafe-feel ko na sobrang ano, sobrang mag-grow ako dito sa school na to. Coming from high school, expected naman talaga namin na sama-sama kami, buo pa din yung core namin. And dumating lang yung time na medyo nag-off kami lahat. Kumbaga, parang nag-off yung relationship. Kasi pandemic, nawala kami ng ano, connections, parang ganun, sa isa't isa. So, hirap, nangangapa ako eh, nung pandemic. So, nung tumawag yung DLS sa akin, hindi na ako nag-hesitate na sabihan si Coach Gold. And nagpaalam ako kay Coach Gold, sobrang bigat ng loob ko. Siyempre, 3 years yung pinagsamahan namin, through up and down, kasama ko si Coach Gold. And parang tatay ko na din talaga siya. So, sa akin sobrang bigat, hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin na ililipat ako ng DLSU ko sakali. Nung medyo nag-reach out pa lang sa akin yung DLSU, nagsabi na ako talaga sa kanya. And nung nakausap ko yung family ko, parang ayoko na magpaalam sa kanya kasi ang hirap eh, sobrang hirap magpaalam kasi sa lahat ng pinagsamahan namin, hindi ganun kadali iwan yung mentor mo. De La Salle was not alone in trying to secure his services. For sure, UP. 100%. Halos lahat sila. Ayoko lang magbanggit. So, pero for sure, yung pinaka-tumimbang sa akin dati, UP, DLSU. Pero DLSU pinili ko. In spite of his quiet demeanor off the court, Kiambao was not shy in sharing his primary goal with the Archers and the pressure attached with his lofty ambition of filling in the big shoes left by former King Green Archer and Gilas member Justin Baltazar. Yung Rookie of the Year, sobrang pasalamat na kumukuha ko yan. Pero ang big goal ko talaga is yung championship for DLSU. Yung ibalik yung corona sa top. Yung Rookie of the Year, okay lang. Thankful ako kung makuha ko man yun na hindi. Basta big goal, aim for the big goal. Medyo may pressure pa din sa akin. Pero gagawin ko lang yung best ko and to fill in that shoe na iniwan ni Balti. And tatry ko po mas higitan yun. And gusto ko din talaga kuhanin yung UAAP champion. Gusto ko makatigim ng UAAP champion for lalo-lalo na yung Lasal. Sobrang sabik na natin mag-champion. Sabi lang naman sa akin ni Balde na sobrang sarap maglaba para sa Lasal. And kinuwento niya sa akin yung mga na-experience niya, yung mga napagdaan niya sa Lasal. So binigyan niya ako ng advice and mga tips kung paano i-handle lahat yun. So, sobrang pasalamat ko kay Baltin na may heads up na agad ako na ngayon papasok pa lang ako sa DLSU. Having 5 years left of eligibility and no tampering rules in the UAAP, he was quick to say who he wants to play with in the future. Siyempre, gustong-gusto ko talaga makasama yung kababayan ko, si Gian Baclaan. Coming from Sabel and kababata ko siya. So, ngayon, hindi mo kami nabigyan ng chance na magkakampi simula high school. Hindi kami nabigyan ng chance na magkakampi. Siguro sa imagination ko, gusto kong maging kakampi talaga si Gian in 5 years. The future looks bright for De La Salle with Kiambao in tow and fully committed.